Talaga. Against the light ako ah. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, ako si Tito Noise Vlogs. At ang aking panauhin, ang aking kaibigan na si Perdi Albino. Ano po siya, magiging manager ko po. Sakaling ano. Hindi, Perds. Bati ka muna. Mas maganda marinig kung manager ka. Bati ka muna. Hello po. Mayayain ka naman. Hello po. Ako nga pala si, ano. Ako pa si Perdi. Kaibigan ni Noy. Kuya Noy. Mga kababayan ko, ang itatopic natin ngayon, this Friday night, about dito sa Pogo talaga, mga kababayan ko. Ano ba talaga gusto ng gobyerno natin? I-regulate o totally iba na ang Pogo sa ating bayan? Kasi ang Pogo, mga kababayan ko, may pros and cons. Ang pros, mga kababayan ko, Purge. Ano yung pro? Nag-generate ng pera yan. Mga taxes. Alam mo yung panahon ni Pangulong Duterte? Sa government yung ganun. Yes, okay sa government. Pero yung panahon ni Duterte, pagkikita. 2019 per sa kumita yan ng, i-correct nyo ako, mga 10 billion to 14 billion. Taxes lang yun. O, pwedeng ipagawa ng mga hospital yun, pwedeng pang-ayuda, pwedeng paggawa ng mga eskwelahan at iba pa, mga babayan ko, pagtulong sa mga kababayan nating hikahos, mga kababayan ko. Pero ang ano naman dito, ang cons, ang negative dito, mga kababayan ko, ang daming naglipa na, mga kababayan ko, ng mga foreign nationals, particular ang mga Chinese. Parang lumalabas dito, Purge, na parang may tawag doon sa ano, yung phobia, sinophobia, parang natatakot tayo sa mga Chinese. Eh noon pa tayo na-invade ng Chinese, ng mga ninjik. Sabi noon doon na nga eh, ilan ba mga tao, mga Chinese dyan? Oh, sa Umping. At marami pang iba. Sino pang mga mayayaman na negosyante rito, mga kababayan ko? Oh, sino bang karami may-ari ng mga lupa dito, mga malalaki? Alas Chinese na. Oh, 'di ba? Oh, tama ka, Purge. Huwag tayong matatakot diyan sa mga ano, yung mga foreign nationals. Pero tama rin din ang gobyerno natin, Purge. Kailangan i-screen kasi, Purge, yung mga ibang katulad ng may niradyo isang araw sa Porak ba yan, Pampanga. Yung ibang mga Chinese, so may mga criminal records. Nireg siya, Purge, kaya at meron pang mga ibang sindikato dyan nagkakaroon ng anong tawag dito, yung inaabuso yung ibang mga kababayan natin, particular mga babae, trafficking, ibig sabihin nun, mga kababayan. Kaya ano, once and for all ba tanggalin na yung pogong yan? Halos ano eh, Luzon, Visayas, Mindanao, ata meron na rin eh. Particular sa Luzon, mga kababayan ko. Yung isang araw, Perch, din. Sa may multinational village. Malapit sa airport sa Paranaque. Ang dami nang nagrereklamo doon ng mga kababayan natin. Mga nakatera doon, mga residente. Naglipa na doon mga Chinese doon, mga kababayan ko. Nirereklamo na ng mga homeowners yung mga ano ron, yung mga Chinese national, kasi parang magugulo, hindi sabi makakalat. At ito pa, mga babae, ang problema. At iba dyan, mga illegal na pogo. Illegal, mga kababayan ko. Di ba sa Cavite, isang araw, yung vlog ko, na meron daw. Hindi ko lang alam kung alam ni Governor yun. Eh sabi nga ni Governor Remulla na pag napatunayan na may pogo silang in-operate ang mga Remulla, ay magbibigay siya ng 10 milyong piso. Eh wala pa naman sila napapatunay, mga kababayan ko. Ang ano lang dito kasi, yung kay Go'o, kay Alice Go'o, mayor ng Banban, doon nag-trigger, mga kababayan ko. Matagal kasi yung pogo, I think, yung bago matapos ang termino ni Noy, may pogo na eh. And then, nakakuha lang tayo ng mga pondo rito, yung sinabi ni Pangulong Duterte na ibuwis yan.
mo, nagkaroon tayo ng pera pa, 10 to 14 billion pesos. Ngayon ata medyo, ano ba magiging decision ng gobyerno natin? Tatanggalin ba yan? I-re-regulate? O ano, totally ban na yan mga babae? Kasi sayang din ang pondo eh. Ang negative nga dito, maraming nangyayari, ano, criminality. Kapwa nila Chinese, dinudukot nila. Kasi purge, bakit? Bakit dinudukot nila? Ano? Laksan mo. Natatalo sa bursa sugal, tapos di na nakababayan. Oh, yun. Ganun, mga kababayan ko. Oh. Kasi, sayang din ang pondo, kaya lang, kung talagang ayaw yung ng pogo, kasi nagkakaroon ng mga maraming criminality, marami po papasok dito ng mga undesirable alien, kasi pag undesirable purge, ibig sabihin, may mga kaso sila. Oh. Marami, maraming ano, dapat talaga, mga kababayan ko, ano na yun, once and for all, mag-decide na si Pangulong Marcos, ang hina kasi, ay sorry, ang hina kasi ng decision eh. Mag-decide ka na, Pangulong Marcos, kung i-retain mo yan o totally ban na yan, pogong yan. O once and for all, o pag may illegal dyan, di i-raid, ulihin na lang. Sayang din ang pondo, di ba? Sayang ang ano, mag-generate na pondo yung mga babayan, kaya lang, maraming nangyayari. Sa Porac nga, Purge, ilang hekta? 8 hanggang 10 hektarya. Yung lugar, ha? Hmm. Ang laki nun. 10 hektarya. Laki yun. Oo. Halos, parang condo type, apartment type yung mga bahay nila ron. Karamihan dun, mga Chinese. O, ang sabi naman ibang mga kababayan natin, ini-invade na raw tayo ng ano, ng mga Chinese. Matagal na. Matagal na, marami tayong mga ano rito, mga field Chinese na ano. Malo naman na ang tao dito, diba? Marami nga, Mumbai nga, marami rito. Mga Koreano, marami rin dito. Particular na rin, mas marami ang... Mas marami Chinese ngayon. At saka may mga estudyante pa ng mga Chinese ngayon. O, sinasabi nila, ay, baka mga espiya yan. Ini-invade na tayo. Ay, di gamitin yung intelligence nyo. O, kung talagang totoo, eh, kung naalaman nyo na gano'n, mga espiya para sila, eh, di i-deport natin. Ang hihina nyo naman. Talo pa kayong mga ibang mga ordinaryong kababayan natin eh. I-screen nyo mabuti. O, di makipag-coordinate kayo sa Chinese government kahit na may dispute tayo dyan sa mga... Kasi nag-umpisa yung part sa ano yun. Yung South China Sea, West Philippine Sea ba yan? Doon tayo nagkakaproblema eh. Agawan ng teritoryo. Kaya medyo matagal-tagal pa yan. At ako si Pangulong Marcos, ewan ko ba kung anong nakain ito. O, sa ibang usapin na lang. Kumusulta ka muna sa mga ano mo, kabinete mo, Pangulong Marcos, bago ka magsalita. Ha, alalahanin mo, may mga OFW tayo sa China, lalong-lalo na. Sa Hong Kong, marami tayong OFW dyan. Sa Macau, marami tayong OFW dyan. Mamaya, pag initan yung mga OFW natin dyan, eh, oh, di problema yan. Unemployment na naman yan. Hindi nag-iisip si Pangulong Marcos per se, sorry ha. Kahit binoto ko yun, eh, medyo... Ako, disappointed na kay Marcos eh. Panibiyahe ng biyahe. Wala naman na... Sorry sa mga ano dyan ha. Binoto ko si Marcos pero para... Disappointed ako. But pag may ginagawa siyang mabuti, hindi pupurin natin mga kababayan ko. Ang bottom line nito is yung desisyon ni Pangulong Marcos, purge. Anong desisyon niya dapat, purge? Ano nga? Shopee raw. Ah, ano? Huwag ka mahiya, itutuloy ba niya o hindi ang pogo? Ay, decision niya yan kung anong siya mag-decision. Pero sana ako, ano, tanggalin na lang. Eh, ang tagal-tagal niya mag-decision eh. Magtatatlong taon na siya, may zona na nga siya eh. Hindi ko alam kung may developing na tayo rito. Panginoon. Baka naman siguro in processing na. O, sana nga in processing, pero, naku, Pangulo Marcos, ewan ko sa'yo. Bibigyan pa kita ng isang taon. Sige na nga, tapusin mo na yung termino mo, kaya lang... Parang walang nangyayari sa gobyerno natin eh. Although may ibang mga ahensya dyan na nagtatrabaho naman, pero particular si Pangulong Marcos, Diyos ko naman. Diyos ko, alalanin mo mga kababayan mo, huwag kang mabasta-basta magbibitiw ng salita. Huwag kang magbibitiw ng salita. Delikadong pinagsasabi mo. Ano bang tinik-tuloy? Ano bang kinakain mo? Oh, di ba? Ilang mga kababayan ko,
Basta mag-relax lang tayo. Yung pogong yan eh, nasa desisyon ng Pangulo yan. Sa atin tayo nag-uopinion lang kasi sayang ang pondo. May positive at saka negative nga. Mag-generate ng fund yan kasi itatax natin. Yung negative naman, naglipa na ang mga undesirable alien dito na may mga criminal cases. O, edi totally, iba na yung pogong yan, once and for all. Diba? Eh, katulad ni Senator Antiveros, eh, pani-investigasyon eh. O, ditanggalin na lahat talaga. O, walang pondo. Period. Wala muna akong ano, shout out mga babayan ko. Dahil yung papel ko ay naandun. Hindi, ano, baka may rapat na mag-edit pa yun. Isa shout out ko na lang yung mga kaibigan ko dyan. Ayoko mang banggit ng pangalan. O, yung mga taga-Hong Kong na lang dyan. Mga taga-Kalookan, taga-Macau, taga-Singapore, taga-Amerika, taga-Australia, sa Middle East. Ayun na lang ha. Don't forget to like and subscribe. Tipulo, makalimutan ka pa. Ano pa? Antipulo. Antipulo. Sa LA. Alam mo LA? Lower Antipulo yun. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. You say goodbye na, Perch. Kalawa. Bye-bye. Dami mong sinabi ah. Wait. Bye. Sorry ah, itong coaching to. Eh, ano yan. Bye.